Ngayon, pag ganitong pupunta sa labas, bihirang-bihira na kasi akong sumama eh. Dahil mainit, masisira yung kutis ko, mangingitim ako. So yan, tetestingin na natin yung ano, yung bading. Yung bading na bading. Sabi niya, so, bading na bading daw yung kulay. Oh, hello, good morning mga katubo. Ngayon namang umaga, ang gagawin natin, kukuha tayo ng chlorine residual. So, samahan niyo ako. Tara! So, ito na naman tayo. Nandito tayo sa pump 5. Ang gagawin namin, ito nga palang maintenance team namin. Maintenance team namin. Ito naman, duty na naman pala si Kuya Oka. Okay. So yun, ito, maintenance team namin. Yan, si Baldo, si Brian, si Nelson. So itong ginagawa namin, ano to? Yung pagkuha ng residual. So araw-araw din ginagawa ito ng ano, ng mga bata. dahil ano, para malaman yung ano, yung tag dito, yung residual. Yung ano, yung kasi pagkuha ng residual, ano yun, dun malalaman kung may nakakarating na chlorine sa tubig. Kung means na kung nag-disinfect ba ang tubig o hindi. Yung range kasi ng ano eh, ng residual, dapat hindi ka bababa sa 0.3 ppm. Bago pinakamataas, 1.5 ppm. So far, bihira naman bumagsak ang residual. So, ito. Kapag ito nasira, ayan, di ba? Hindi gumana yan. Maaaring bumagsak yung result pag nagkumuha kami ng test. Kaya ito, dapat pinapanatili talaga na laging umaandar to. Ayan, mahalaga to. Tsaka, bukod dito sa ano, dito sa source, kumukuha din kami ng residual dito. Yung sa labas, kinukuhanan din namin, farthest point. Yun. Yan, tulad yan. Ito si Nelson, kumuha na ng water sample eh. Pag yan naging kulay pink, yan, ibig sabihin, siguro, ano yan, sa kulay pa lang malalaman muna eh, bago, kahit na hindi mo pa tinetest, okay na yan, sigurado meron residual yan. Testingin natin. Naka, hindi dumating ako naka-beater. Ibig sabihin, walang pumasok na chlorine. Na chlorine. Hindi, walang kahanggan na dumating ako. Nag-aano yun eh. Nag-caps na ako eh. Kinalo ni Banda. Okay, tingnan natin kung may ano nga. Kung may residual. Meron niya, nag-pink eh. Nag-press action pa ako eh. Pagdating ko, nakahang siya eh. Kaya posibleng mahina ka yan. Hindi yeah. Natin malalaman. Ito. Okay. Bukas ba? April mo kayo dito? Ha? Bukas. Labis-labis. Okay lang yun. Okay lang. Dahil 1.5 ang limit eh. Pag dito sa source. Ganun talaga. Okay lang yun. Pasado tayo. Pasado. So pupunta na kami dun sa ibang... sa ibang lugar naman sa tsaka sa ibang pumping station. Patuloy mo ano, araw-araw itong ginagawa itong water test. Iniisip ko nga ano kahit birang ipalitan sa tubo ano? Beer ano? Oh. Ang dami siguro magpapakonek. Oh. Ito si Kuya Arnold, siya yung ano, meter reader. Ito nag-reading na to eh, dito sa gulod. Kuya Arnold. Pogi! So ngayon, andito naman kami sa pump 1. Ito naman ang kukunan namin na residual. Yan, pinapatulong na ni Nelson yung gribo para kuhanan ng sample. Ano pang pressure natin ngayon? Ano to? 25, 24 PSI, yun ah. Ayan, ideal yan. Ang pressure namin dito pag sa gabi, yun dun malakas talaga pag walang gumagamit eh. Normal naman yun eh.
Kapag dumadami yung gumagamit, yun talagang ano yun, hihina. Yan, kumuha na siya ng ano, ng sample. Then ang lalagay diyan yung reagent, may reagent na, na ginagamit diyan para bago siya i-test. Okay. Then aantayin natin yan na madilute. Mga siguro mga 1 minute or 2. Mga 2 siguro, 2 minutes. Then pagka na-dilute na siya, yun, i-test na siya dun sa chlorometer. Ito dito. Ayan. So pag ganyan, antayin muna. Yossi muna, Yossi. So ito, na-dilute na siya. Pwede na natin siyang i-test. So nasa zero siya ngayon. Ano ba, alkaline water yata yun? Ay hindi pala, purified water pala yung nando sa ano, sa bago i-test. Calibrated naman yan eh. Sa pump 1, ito yung result, 0.63. Kung okay lang, at least pasado siya. Mamaya mo na ba ilista? O dapat hindi lilista yan para hindi malimutan. Ito nga pala yung checklist namin pa araw-araw. Yan, araw-araw kinokontak yan. Okay. 0.68 ppm. Sa pump 5. 1.30 yung sa pump 5. Tapos sa concessionary 88.88. O kung may tatanong nyo pala kung ano yung ibig sabihin ng ppm, yung parts per million. Yung dami ng ano, ng chlorine residual na present doon sa tubig. So pagkatapos ng sa water source namin, kuha na ng water test. Ito namang ano, sa labas. Yung sa, kasi pagka-partner lagi yan eh, yung sa water source at saka dun sa labas. Yung pareho namin kinukuha na ng ano yun, residual. So, ha? Okay. So ito nga pala, itong maintenance team namin, kapag hindi ito busy, itong ginagawa nila yung kumuha ng residual. Pag wala masyadong service connections at saka yung mga repair tulad ng mga leak, ito na, andito sila na kumukuha ng residual. So ito, itong kukunan namin to, ito naman para dito sa pump 4 dito sa bukal 2. So mamaya kukuha dito tayo sa loob, dito lang, dito muna sa labas ang inuna namin para madali, para hindi na kami pumasok sa may bahay. Ito na lang ano, sa blow off na lang namin kinukuha. At the same time nalilinis din yung linya namin, kaya dito na lang. So ngayon dito naman tayo sa loob. Dito naman tayo kumuha ng sample. Okay. So kung maitatanong nyo, ano, kung ilang test ba ang kinukuha namin sa isang araw? So di ba meron kaming apat na active na pumping station? Pero actually talagang lima yun. Yung isa, yung pump 3, hindi ko na isinama yun sa vlog ko kahapon dahil hindi naman active yun eh. Nakasil yung ano nun, yung hindi po noon. So yun, apat lang. So kung ano nga, apat nga yung source mo, dapat apat din yung result, yung ano. So yan, sa isang araw 8 sample dapat ang maitest namin. Apat sa sources at apat doon sa network. Yun, araw-araw na routine yan ng mga na ito, itong maintenance. Sila na ang nakatalaga dyan. Dati akong gumagawa kasi nito eh. Mukhang wala yata. Ulitin mo. Yan, okay. Pwede na. So game. Okay, 0.31. Pasado siya, pasado.
Oh, ito nga pala ang pump 5, may isa rin daan dito. Ito, dito. Minsan dito kami nagdadaan sa may school. Pag ayaw namin magdaan doon sa gate namin. Yan. Kasi ang lusot nito doon sa pumping station, dito sa pump 2. So dito na, dito minsan namin kinukuha ang sample na kinukuha sa labas dito nila sa school. So dito sa faucet nila. Sa gate kami dumaan dito. Dito ang daan. Yan. Minsan dyan sa school kami dumadaan. So ito na yung pinakahuling pumping station na kukuna namin ng residual dito sa pump 2. Galing yun sa bayan kasi lahat inuna namin yun eh. Kaya sa Bukal 2 din ito na yung huli. Ngayon pag ganitong pupunta sa labas, bihirang-bihira na kasi akong sumama eh. Dahil mainit, masisira yung kutis ko. Ano? Yung kulay? Bading na bading, pink na pink. Oo nga. Ibig sabihin niya, pag pink na pink, ano siya, present yung chlorine sa kanya. Kaya panigurado, pasado yan. So yan, testingin na natin yung ano, yung bading, yung bading na bading. Kasi testingin natin. Sabi ni Nelson, bading na bading daw yung kulay. Oh. Okay. Tingnan natin kung pasado yan si bading. Tingnan natin. Tadaan! 1.34. Pasado. Pasado siya. So ganun, halimbawa, yung test namin ay lumampas sa 1.5. Ang ginagawa naman namin doon, nag-a-adjust kami ng dosing. Ibinababa namin yung rate, dosing rate ng chlorinator namin para hindi sobra yung pag-inject niya doon sa linya. Kasi masama din naman kasi sa tubig yung sobra yung chlorine. Maaring hindi maganda effect din sa atin. Okay. So yung standards na yon, yung tulad noon, yung sinusunod namin yung standards ng Philippine National Standards for Drinking Water, yung PNSDW. Yun doon kami na bumabatay. So ayan, tapos na yung ano namin dito sa pump 2. So ayan, katatapos lang namin kumuha ng residual, nakabalik na rin kami. So yun nga palang ano yun, yung kinuha naming record, ano yun, pina-file namin. At saka yung so far, pasado naman lahat ng kinuha naming test. Tsaka minimaintain naman namin yun araw-araw para masigurado yung water quality. So, shoutout nga pala kay RLD Mac World dahil kasi siya yung nagbigay sa akin ng video editor. Gamit na gamit ko yun, tol. I appreciate it. Sige. See you next time na lang. Sige, bye-bye mga katubo.